Hello, ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon is ang breast milk collector na mas tinatawag nating silicone catcher. Okay, so siya ay gawa sa silicone at ang purpose niya is to collect milk din. So, nakalagay dito, gawa siya sa liquid silicone, siya ay BPA free, malambot sa balat kasi medyo jelly type yung silicone, at milk saver siya kasi nga iniipon niya yung milk imbis na natatapon or nasasayang. So, tinatawag din natin siyang manual breast pump kasi may suction siya na yun yung dahilan kung bakit nakakaipon siya ng milk. Ayan. So, ito pa yung additional information niya. So, meron tayong dalawang klase. So, ito tinawag nating opaque. Tapos, yung isa is tinawag nating base kasi meron siyang suction base. So, ipakita natin isa-isa. So, buksan muna natin ito. So, kaya ako tinawag tong opaque kasi hindi siya ganun ka clear yung kanyang design. So, meron siyang dust cover para itatakip natin dito at maiwasang malagyan ng dumi or pasukin na insekto yung ating milk catcher at ma-contaminate yung gatas. So, yan. Kaya siya opaque kasi ganyan yung kulay niya. So, paano ba ito gamitin? So, pwede nating i-press or para ma-compress itong base part niya. Tapos, ilalagay natin sa breast. So, pag nirelease natin yan, masasak yung nipple at mag-create ng suction. So, habang nag-dede si baby sa kabilang side is tumutulo itong kabilang side. Minsan, sumisirit pa. Kaya nakakaipon tayo ng milk dito sa kabila. Actually, ito yung nakatulong sa akin para makapag-ipon ng milk stash habang nag-maternity leave. Para pagbalik ko sa work, merong gatas na maiinom si baby habang wala ako sa bahay o hindi niya ako kasama. So, itong isang to is kaya niya ng, meron siyang markings dito up to 90 ml. Pero siguro pag sinulit natin hanggang taas, kaya niya hanggang 120 ml or 4 ounces. Ayan. So, pagka naipon na dito, pwede natin isalin sa isang container yung milk for storage o kaya sa feeding bottle para ipadede kay baby. Okay, so, pwede natin i-press ng ganito bago ibuhos para mas hindi tatapon yung gatas at ma-shoot natin dun sa lilipatan natin lalagyan. Okay, so, mamaya na lang natin paikip. Itong isang klase is, yun nga, meron siyang base. At ang gusto ko dito is na iiwasan yung pagkatapon ng gatas kapag nadadali natin siya. Kasi nga, meron siyang base at may suction para hindi basta-bastang matumba yung silicone catcher natin. So, meron din siyang takip tulad ng isa. Okay, so, ilabas natin. So, ito mas clear siya. Kaya, pwede na natin siyang tawagin clear. So, ito yung base niya. So, meron kang tab dito para mas madali mong tanggalin yung suction. So, kaya niya tumayo sa isang surface. Minsan kasi pagka, syempre kasama natin si baby at nagpapadali tayo, hindi tayo makalayo sa kinaupuan natin. So, ilalagay lang muna natin to sa table malapit sa atin. Ngayon, pagka kunyari kukunin natin siya, tapos nasagi natin, mabilis siyang matumba kapag ganito yung design niya. Kasi nga, medyo maliit yung base niya. So, sayang yung gatas pag natapon. Kaya, gusto ko tong style na may silicone base. So, ganun din, pag i-attach siya, pipindutin din natin yung base part niya para magkaroon ng suction. Tapos, ilalagay din natin siya sa breast. Yung capacity nito, ganun din. Nasa 100 ml yung marking. Pero pag sinulit natin hanggang taas, hanggang 120 ml or 4 ounces naman siya. Okay?